watch quietly, detective of my heart, to reassure that could break to pieces and be left alone once more. So patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my bullshit. Good morning, everyone. Ayan. So, ngayon, pupunta tayo sa grocery because out of stock na lahat ng mga ano natin dito. Groceries natin. Then, tingnan natin kung makakapunta tayo sa palengke. But for now, sa grocery muna tayo. Let's go. Ayan, nakauwi na tayo. And let me show you kung ano yung mga napamili natin for our grocery. And ayun na nga, yung grocery natin ngayon is umabot almost 4,000 pati na yung transpo namin pa-uwi. So, let's start.
bumili kami ng ano, mandu na luto na for our lunch. Kasi lunch na actually. This is 120 kasi ang pinamili ko is yung luto na. Pero kapag hindi siya luto, around 110 siya. And then, yung sticky rice. Masarap talaga yung sticky rice nila. Legit siyang pang tukbuki. So, kung naghahanap kayo ng something na pwede ninyong magamit for the tukbuki, ito yun. Ayan, we got graham cracker na dalawa. Usually, ito naman talaga yung binibili ko for our graham. And, ayan, naging ano na din namin. Routine to have pesto kada buwan. Cheese. Nestle cream. Ito talaga kakaiba siya from the rest. Parang ito yung Pinoy na ano, version na bibilhin mo talaga. We have also century tuna para sa mga fried rice, ganyan, or kimchi rice. Alaska evap. Doreen. Ito, wala kasing ano, walang Liberty, so ito na lang muna yung binili ko. Which is, usually nagagamit ko to before, even nung high school, nung nagbebenta ako ng Yama. And evap din, na tatlo. We have here also Argentina na corned beef. Yan, minimix ko lang to sa mga vegetables natin. Mas masarap siyang nakahalo sa ibang gulay. And Argentina meatloaf. I got the Yakult. Ayan, kasi kailangan natin ang Yakult. And vermicelli na brand. Usually, ito yung ginagamit ko for my pancit. Pero guys, if you have recommendation, ganyan para sa pancit bihon, you can comment down below. And bunch of pancit canton. Ito yung mga kinakain ko kapag tinatamad na talaga ako magluto. I know it's unhealthy, pero ayun. Ito yung emergency food natin. And as usual, nakikita niyo to sa mga vlogs ko, yung kimchi by Maki. So, if gusto niyo ng something na masarap na kimchi, ito yun. We got also, ito lang yung wet goods na nabili ko kasi usually, dyan sa labas, may bilihan kasi kami ng mga karne or gulay. So, dun na lang ako bibili. Pero ito, kailangan natin to if magugulay tayo. Ito yung mga minimix natin. And sugar, brown sugar. I got here also bread sticks para sa merienda. Kasi minsan nagugutom talaga ako nang wala sa oras. And Waffle House. Wala na yung red kasi ang alam ko red yung version nito dati. Pero ngayon, ito na siya. And dahil lagi tayong nagpapasta, ayan, bumili kami ng pasta. And butane. Ayan. Sa mga ayaw mag-invest ng malaking stove, okay siya actually for minimal na cooking. Magtatagal siya ng isang buwan. Ito. I will be trying a new oil. This is Claro palm oil. Yung binibili ko kasi na oil is 1 liter lang siya and 124 ata. Tapos ito, 2 liters siya. Same yung price nila. So, diba? Ang laki ng tinipid natin. Kaso, I'm not sure if yung quality ba nito is also same as dun sa Simply Oil. Ayan, dito naman tayo sa next na box. So, temporary lang na binili ko for sa CR. Kasi kapag gusto nyo mga katipid, mas okay dun sa black market na bumili ng mga tissue. Mas mura. I usually have this. Ito yung pinakamura pero okay naman yung quality niya for a kitchen towel. Kitchen tissue? Something. And one thing ito, kasi ang dami na namang ipis. Mag-i-spray ako nito. And hopefully, ma-eliminate sila. And trinay din namin ito bago to. For me, kasi hindi naman talaga ako usually bumibili ng ganito. And so far, hindi siya ganun ka-yum. Pero hindi ko alam kung yung benefit ba ang ano nila dito.
para siyang light taste of grapes na may pagka salty na water, parang ganoon siya. Also Ariel, kasi sa washing na tayo naglalaba and okay siya for stains talaga. I recommend Ariel. If usually yung nature ng ano niyo ng paggamit niyo sa damit niyo is talagang madudumihan. Ito is really nice, nakakatulong siya and natatanggal talaga yung mga stains. Ito namang next is mga snacks kasi nga tayo'y buntis. Ang daming ano, ang daming snacks na binili. Kasi every now and then, nagugutom ako. So, kailangan ko ng something. And tinatamad akong bumaba, bumili ganyan. We have here, potato fries. Chunky, chewy. Okay to kasi soft lang siya. And hindi siya ganun katamis. And fudgy bar. First time kong matry ito. Kasi usually yung black or yung green yung binibili ko. And cheese on chips. Ito is parang batang 90s tong snack na to. And bread pan. We have here also ding dong. Ito din, hindi siya ganun ka salty. And sponge. Sikat na sikat to dati. We have here another cheese. And 24/7. First time ko siyang itatry. Itong 24/7. Bago kasi to eh. So, let's see kung okay siya. Kung mas malasa siya kaysa yung Nesty, di ba? Yung Nesty, yun yung usual na drink. We got also Glow na garbage bag. May nabili ako sa Shopee, by the way. So, ililink ko na lang dito sa description. Okay siya for maliliit na mga garbage can. So, kapag kayo'y naghahanap, mas mura siya dun sa online. Pero, pumili lang talaga kami kasi kailangan for sa mga malalaking stuff na ibabasura. And we got yung ordinary na mantika. Kasi minsan, kapag madamihang pagpiprito, parang nasasayangan ako sa ito. Nasasayangan akong gamitin yung mga ganyan. So, yan na lang. Yun na lang yung gamitin for frying, deep frying, ganun. So, ayun lang guys yung mga pinamili natin. And so far, ang mahal talaga ng mga bilihin ngayon. And inabot kami ng, magkano ba tong ano natin? Ang total ng purchase namin is 3,615. Tapos, bumili ako ng worth 300 plus na mandu and sticky rice. Tapos, another 200 pesos for pamasahe na pabalik dito. So, inabot din lang kami ng 4,000 for today's grocery. So, ito, usually, maglalast siya for 2 to 3 weeks before ulit kami mag-grocery. Kasi, usually, ang pagkain naman namin is gulay. And yung mga to is pang dagdag lang, pang supply. For example, kung yun nga tinatamad kang magluto and mabilisan lang. So, ayun lang guys for our grocery. Mm-hmm.